Kaibigan, kamusta po kayo? Pag-usapan naman natin ngayon, metformin. Kung kayo ay umiinom ng metformin for diabetes, for PCOS, pag narasetahan kayo ng doktor nyo, sabi ko po, di ba lagi susundin ng doktor nyo, binibigay ito usually for diabetes. Number one drug to na binibigay, maganda po siya, safe, mura, at walang problema. Okay? Pero syempre, yung akin, tuturo ko sa inyo, ano yung epekto niya, possible side effect na mararamdaman nyo, at sino pwede uminom at sino bawal uminom. Huwag tayong maniniwala sa mga fake news. Baka meron kayong nakikitang ginagamit picture ko, sinisiraan metformin. Huwag pong maniniwala. Ako na nga nagsasabi sa inyo, fake news yun. Kaya nga ako nagvi-video eh, para kita po ninyo. Okay? So, ang metformin, lumang gamot na siya at maganda siya. Yan, no? Merong mga generic, merong mga branded na sa inyo po. So, ang trabaho ng metformin, pinapababa niya yung blood sugar sa katawan natin. Ang maganda sa kanya, hindi siya sobra lakas magpababa. Takot rin tayo sa sobrang lakas magpababa, baka mag-hypoglycemia tayo, di ba? Bagsak blood sugar. Ang ginagawa ng metformin, I'm sure naresetahan kayo nito, pinapabagal niya pag-absorb ng glucose or sugar sa kinakain natin. So, kumain ka maraming kanin, maraming matatamis, medyo less ang absorption niya. Yung muscle mo, pagdating sa dugo ng glucose, ng sugar, ina-absorb niya more, ginagamit. So, maganda rin, bumababa din. Tapos, yung mga organ sa katawan, hindi rin masyado gagawa ng glucose. So, lahat ito, nakakababa ng blood sugar. Ano sintomas ng diabetes? Ang daming may diabetes sa Pilipinas. I think 6%, 10%. Baka mga 6 to 10 million na. Ganun na karami. Delikado ang diabetes kasi parami siya ng parami. Ano nararamdaman? Ihi ng ihi. Nauuhaw, dry mouth, namamayat, namamanhid ang kamay. Tapos misal pati yung batok, nangingitim. Laging pagod. 5 years diabetic, hindi na diagnose, impotent na yung lalaki, hindi na wala, may problema na kay Manoy. Madalas pa mag-vaginal infection ang mga babae. Kasi nga, humihina immune system sa diabetes, hindi rin gumagaling. Ang first na gamot, siguro 90% of the time, magpatingin kayo sa endocrinologist, sila yung specialist. Sila po yung specialista sa diabetes. Pwede rin sa internal medicine o family medicine doctor. Ang first ibibigay nila sa iyo ay metformin. 90% of the time. Sino binibigyan? Maraming choice sa mga diabetes specialist. Maraming gamot sa diabetes. May insulin pa. Pero kung kayo ay mataba, medyo overweight, ha? Number one, ibibigay metformin. Yan ang pinakamaganda para sa inyo. Pag hindi nakuha ng metformin, pwede pa magdagdag ng iba. Ang sulfonylurea, ito yung mga glipizide, glyclazide, diamicron, glimepiride. Yan usually ang second line eh. Dagdag. Diba? Bakit dinadagdagan? Ay metformin kasi siguro, baka pang blood sugar na mga 120, 130, 140 milligrams per DL. Ganun lang yun. Pero kung ang sugar mo, mga 200, 250, kailangan dalawa na. Pag hindi mataba ang pasyente, pwede pa rin metformin una. Or pwede itong sulfonylurea, yung sinasabi kong glyclazide, glipizide, ang inuuna. Pero siya pa rin nasa first line. Di ba? Ang metformin, bagay siya i-mix o isabay sa iba't ibang klaseng gamot sa diabetes. Okay? Kung meron ka mang glyclazide, metformin sa glyclazide, pwede. I-mix mo siya dito sa mga bagong gamot. Pwede rin. Sitagliptin at iba pa, pwede. Kahit nga naka-insulin, pwede. So, pwede siya i-mix. Maganda siyang base na una. Mura pa siya. Matagal na gamot na alam na natin epekto. Yan ang gusto natin, eh. Generic, mura, magagamit. Kaysa yung mga bagong gamot kasi sa diabetes, ang mamahal. Yun ang problema. At merong magandang malaking trial na. Ito yung i-check niyo po sa mga doktor, lalo na kahit sa mga intelligent layman, ito yung big trial. Yan ang maganda sa medicine. Eh. Merong mga gamot na may big trial, UKPDS. Malaking trial ito, big trial, luma na to, 20 plus years ago. Tinignan nila ang diabetic patient, libo-libo. Biro mo, libo-libong diabetes patient, kalahati,
halos metformin lang ang binigay. Kalahati binigay itong mga glycoside, glipizide, pati insulin. Okay? Dalawang group. Sino mas mabubuhay? Sino mas hindi aatakihin sa puso? Tingnan nyo resulta. Yung mga naka-metformin na less namamatay. 42% less namatay na connected sa diabetes. Ang laking bagay nito. Na heart attack, less heart attack, 39% kung naka-metformin ka. 41% less stroke ka pa. Ibig sabihin, kung kayo ay umiinom ng metformin, makukuha nyo tong 40% chance less kayo na hindi mamamatay sa diabetes, sa heart attack, sa stroke dahil lang sa isang gamot na yan. Pero pag iniinom nyo yung mga glycoside, glipizide, pwede rin naman. Pwede rin. Kaya lang ang benefit mo, 20% lang. Oh. 20-21% lang. So, mas malakas siya. Kaya iba, sinasabay. Okay din yung sabay. Depende nga kung mataas ang sugar mo. So, ibig sabihin, proven siya. Walang makakontra dito na hindi siya maganda. Kasi nakita na nga sa big trial, ito yung Supreme Court. Eh. Ang Supreme Court ng mga doktor sa research randomized controlled trial ay maganda siya. Kaya wala mga kontra. Diba? Yung mga kumukontra, gusto lang siguro gumawa ng issue o gusto lang sumikat. Pero kung matino tayo, syempre, ba't mo naman kukontrahin ito? Hahaba yung buhay ng mga pasyente mo. Hindi nga sila mamamatay by 40%, hindi mo bibigay yung metformin. Anong klaseng doktor ka pag ganun ka, di ba? Unless magko-conspiracy theory ka, di ba? So, ano naman side effect? Syempre, may side effect din siya. Ang pinaka-side effect niya, number one is masakit sa tiyan. So, masakit ang tiyan, makabog, mahangin ang tiyan, yan o. Yung iba sabi, baka mag-fatigue, baka mamanhid, baka magtatae, blurred vision, pero bihira ito eh. Ang pinaka-common talaga, masakit sa tiyan, medyo mahapdi sa tiyan, lalo na sa una. Ito magandang side effect ng metformin. Hindi ka gaganahan kumain. Yan na nakita nila. Kaya nga binibigay sa matataba eh. Diba? Kaya nga siya binibigay sa matataba ang metformin. Kaya nga metformin binibigay sa PCOS, 'di ba? Ang daming babae ngayon may polycystic ovary. Ang binibigay metformin pampapayat, tulong din sa PCOS. Sino pa ang hindi so itong side effect, kahit ito babantayan natin, sakit sa tiyan. Pag talagang masakit ang tiyan, hindi ma-take yung metformin, eh wala tayong choice, lilipat mo dito sa mga sulfonylurea, yung mga glycoside, glipizide. Pero di mo makukuha tong 40% benefit, sayang naman. Diba? At ang mga bawal lang sa metformin, yung mataas na creatinine. Ibig sabihin, may kidney failure na. May kidney disease ka na, mga stage 3 na to. You know, 1.4 or 1.5 higher ang creatinine. Tapos yung function ng kidney mo, 30%, 45% na lang, medyo hindi na pwede ang metformin. Diba? Kung malala na ang kidney problem mo, papunta ng kidney failure, papuntang dialysis na, hindi na po pwede. Yung malakas uminom ng alak, hindi rin po pwede. Kaya huwag nyo sasabay sa alak. Yung sirang-sira na yung atay, liver disease. Yung puso, mahinang-mahina, heart failure na. Siyempre, pag mahina na puso, mahina na liver, payat na yung pasyente, mahina na, marami ng gamot, hindi po pwede. Kahit yung mga losartan, hindi na rin po pwede sa mataas creatinine. Diba? Pati metformin. Pero bihira lang naman yung aabot dito sa ganyan. Diyan lang sila bawal. Pero sa ordinary tao, pwede siya. Ang pag-inom usually, tulad na sinabi ko, pag ang blood sugar mo not so high, let's say 120 up to 140, kakayanin na ng metformin 500 milligrams once a day, minsan binibigay twice a day, minsan 3 times a day. Meron mas mataas ng dose pa, pero sa Pilipino, I think 500 milligrams 3 times a day, po pwede na yon. Pag hindi pa makuha doon, dagdag na tayo ng ibang gamot. So, ang metformin, mura. Yan ang maganda. Effective. Napag-aralan na alam na natin, luma ng gamot, at hindi nagpapahypo. Hindi ka masosobrahan kanit. Hindi ka masosobrahan eh. Kasi nga, yung ibang gamot, let's say, bumaba na blood sugar mo, nag-exercise ka, konti lang ka na, baka mag-hypo ka. Eh, delikado yung hypo. Minsan nga, yung hypoglycemia, mas delikado pa sa hyperglycemia.
Yung mataas na sugar, 400, 500, hihilo-hilo, unti-unti. Pero yung low blood sugar, delikado, manginginig, may nako-comatose doon. So pag kayo ay binigyan ng metformin ng doktor nyo, palagay natin ang reseta ng doktor, 500 milligrams 3 times a day. Pwede mo dahan-dahanin kung kakayanin mo. Pwedeng first week, 500 milligrams once a day ka muna sa breakfast with meals. Ang sekreto dito, ang metformin po, kailangan kumain. Habang kumakain, kumain ka ilang subo, inom ka ng gamot, o immediately pagkatapos kumain, dun mo inumin. Diba? Yung mga gamot sa high blood, pwede sa walang, kahit walang laman ng tiyan, okay eh. Yung mga sa high blood, sanay ako parang walang problema. Pero metformin, kailangan after meals. So pwede mo muna gawing once a day, first few days, after ilang araw, medyo sanay na yung tiyan mo, twice a day mo na, after breakfast, after dinner. Pag okay ka pa, after a few days, after 1 week, pwede mo na gawin after breakfast, after lunch, after dinner. Nasasanay na yung katawan natin eh. So, safe, affordable, at marami pang ibang health benefits. Hindi lang pampababa ng blood sugar. Magugulat kayo ah. Ewan ko, ba't sinisiraan yung mga magagandang gamot eh? Oo. Maganda siya talaga. Katulad ng... Pero syempre, lahat ng gamot, tulad ng tinuturo ko sa inyo, losartan, amlodipine, metoprolol, pati aspirin, ituturo ko. Meron siyang binabagayan. Sa tamang pasyente, pag swak sa inyo, kaya nga po, kailangan magpa-check kayo sa doktor, guide lang to sa akin. Pag eksakto yun sa tamang pasyente, bagay na bagay to. Diabetic, mataba, hindi ganun kataas ang blood sugar, jackpot ka dito, tama-tama. Pwede siya sa diabetes, pwede siya for weight loss. So, yan ang maganda, oh. Pwede siya sa PCOS. Ang daming babae may PCOS, polycystic ovary syndrome. Tumataba, maraming mga balahibo, tumutubo, hindi magulo ang regla, hindi nabubuntis, baka may PCOS sila. Metformin din binibigay. Nabuntis, tapos nagka-diabetes, pwede rin metformin. Pero paalam nyo muna sa OB mo. Diba? Depende sa OB mo. At ang nakakagulat, ha, itong tatlo, ha, pinag-aaralan na may chance na pwede siya dito. Meron ng mga trial. Ito kasi, ito hindi pa proven. Pero sa diabetes, proven na to. Sa PCOS, proven na to. Pampapayat, proven na yan. Pero pagdating sa pagpigil ng cancer, merong maliliit na pag-aaral, mukhang effective siya sa sari-saring cancer. Pero hindi pa 100%. Sa pag-prevent ng sakit sa puso, may chance din. Marami ding trial, halos medyo positive na yung result eh. Oo. Pero ang gusto natin, yung siguradong-sigurado na malaking-malaki, wala pang ganun kalaking trial. Pero mukhang may benefit siya dito. Pero hindi pa natin binibigay para dito. At ang nakakagulat sa lahat, may bagong ginagawang trial, ngayon pa lang, 2022 eh. Pero... matagal pa natin malalaman. Siguro malalaman natin 6 years or 7 years. Sinusubukan siya for aging. Grabe. So ito walang sakit, ha? Nagkakaedad lang. Susubukan nila na pag pinainom, baka humaba buhay. Kasi nakita nila ang ganda sa maraming bagay. Malay mo pang aging. Yan ang ginagawa ng mga scientifico. Gusto nila talaga humaba yung buhay ng tao. Mainly yun ang goal nila. Sisikat sila, gumawa ng trial. Kikita. Actually, hindi kikita kasi generic na to eh. Generic na, piso, dalawang piso na lang eh. Kahit sa India, lahat gumagawa na. Baga sa ano eh, tingi-tingi na. Wala nang, hindi na ano eh. Hindi mo na mapagkakakitaan paano off patent na siya eh. Ang pwede mo pagkakitaan yung bagong molecule, bagong gamot na ipapatent mo. Pero yung luma, pag na-prove to, talaga siguro, talaga gusto mo lang humaba buhay natin. Ito yung trial nila. Oh. Targeting aging with metformin trial. May mga pangalan. No? T-A-M-E. Ganda, no? Oo. Nakita nila kasi, parang, ah, kaya huwag kayo masyado excited o naghahanap kayo ng stem cell o secret. Hindi natin alam kung ano yung effective stem cell ba, metformin ba, ano bang magic na vitamin ba. Sa ngayon, wala pa. Pero pinag-aaralan na nila.
baka makatulong sa cancer, sa Alzheimer's, sa heart disease, diabetes, dementia. Target nila makakuha 42 million for this trial. Lahat makikinabang. Ito possible pa lang, ha? Hindi pa to proven. Hindi lang nakasulat. Possible, anti-age, posible pa lang. Baka makaprotect sa utak, makaprotect sa puso, makaprevent ng cancer, at yung pagkahina ng may edad. Ang ganda. Pero kung gusto nyo, syempre, makontrol yung diabetes, balik tayo sa lifestyle, di ba? Dagdagan mo rin dito, nito para hindi tumaas ang dosis mo. Kasi pag tumaas kayo ng metformin, tapos glyclaside, tapos may dagdag pa ibang gamot, pag hindi nakuha, insulin na kayo. Diba? Pag insulin na, ayoko naman sabihin seryoso, pero medyo serious na. Diba? Pag naka-insulin, oh, talagang todo bantay na, ka na. Oh, hindi ko sasabihin, ay bali wala, nag-inject lang. Hindi, basta nag-inject ka na, type 2 diabetes, sa akin, bantay-bantay na talaga. Gusto ko talagang tutok na yung blood sugar mo mababa kasi mas mabilis na yung komplikasyon. Eh. Anong komplikasyon? Heart attack, o sugat sa paa, o stroke. Mas mabilis eh. Pag talagang mataas na yung sugar, kailangan mo na mag-insulin, mabilis na makasira siya. So yung blood sugar, sinisira niya yung halos lahat ng organs, pati mata eh. Diba? So hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang, tutok tayo dito. Kung gusto nyo vegetarian, vegetarian. Tubig lang ang pwede sa inyong diabetes. Iwas na sa juice, soft drinks, iced tea. Gusto nyo black coffee o tsaa na walang asukal po pwede. Exercise para bumaba. Huwag magpapataba. Yan talaga kalaban. Iwas sa stress, sapat na tulog. At kung ano gamot ng doktor nyo, sila masusunod. Dahil sinasabi ko, ang doktor nyo masusunod, yung akin, nilalaliman ko lang. So, pag may metformin kayo, huwag matatakot, tuloy lang. Kung hindi naman sumasakit ang tiyan nyo, okay lang. Last slide ko, ito, merong mga meta-analysis, so 2019 lang. Oh. May effect ang metformin on cancer prevention. Pero maliliit pa lang yung mga trials nila. Eh. Yung maliliit na mga trials sa hayop, sa tao, nakita nila, nakakabawas yung metformin ng cancer sa tiyan, cancer sa pancreas, cancer sa uterus, sa thyroid, prostate, colon, pancreas, and breast. Basta nakainom. Very exciting eh. So, anong gagawin natin? Inom na lang ba tayo lahat? Hindi pa naman tayo iinom lahat. Pero para sa akin, nakatimbre na sa utak ko. Pag nagsasearch ako, naghihintay ako, medyo kung kayo may diabetes, naka-metformin kayo, tuloy-tuloy nyo na. Oo, tuloy-tuloy nyo na habang buhay kung kailangan nyo. Kasi malay nyo, makaprevent pala ng cancer. Kasi hindi natin malalaman. Malalaman natin in 5, 6, 7 years. Eh. Oo. Malay mo, makaprevent pala nito, nauna ka na, naka-metformin ka na. O makapigil ng heart disease. O baka humaba buhay mo dahil dun lang. Hindi natin masabi. Pero ngayon, hindi pa siya indication. Hindi nyo pa, kung wala kayong sakit, wala kayong diabetes, Dok, inom na lang ako. Hindi po pwede. Wala pa eh. Oo, mahirap naman umasa sa wala, di ba? Pero, nakatimbre na, kumbaga sa ano eh, kumbaga sa basketball player, sikat to. Sikat siya na pwedeng sumikat pa kasi gagastusan ng million-million para makita eh, kung effective or hindi eh. So, yun po. Sana nakatulong tong video natin para maliwanagan na okay tong gamot plus yung ibang gamot nyo. Para alam natin. Kasi itong mga gamot na nagpapahaba sa buhay natin. Questions, Aklisa? Okay, salamat po. God bless.